Ang pagsikat at pagpanaw ni Rico Yan. Si Ricardo Carlos Castro Yan, o mas kilala bilang Rico Yan, ay ipinanganak noong March 14, 1975, sa Mandaluyong, Pilipinas. Si Rico ay nagmula sa isang prominenteng pamilya, ngunit sa kabila nito, pinili niyang sumikat sa kanyang sariling kakayahan. Nagtapos siya ng kursong marketing sa De La Salle University at habang nag-aaral pa lamang, napasok siya sa mundo ng pag-aartista. Hello and welcome back dito sa aking channel, at kung first time mo pa lang dito, welcome to Jazz Vids Channel. Ang channel na tumatalakay tungkol sa mga singers at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence, at kaunting research na rin. Bago ang lahat, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan na kita. Video article number 8, Rico Yan. Nagsimula si Rico bilang isang commercial model, na nagbukas ng maraming oportunidad para sa kanya sa industriya ng showbiz. Ang kanyang karisma at galing sa pag-arte ay mabilis na napansin, at agad siyang napasama sa iba't ibang mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Isa sa kanyang mga pinakaunang proyekto sa telebisyon ay ang youth-oriented show na Gimmick noong 1996. Dito ay nakasama niya ang iba pang mga batang bituin tulad nina Judy Ann Santos, Jolina Magdangal, at Marvin Agustin. Ang kanyang karakter bilang Ricky Salveron ay minahal ng publiko, at dito nagsimula ang kanyang kasikatan. Sumunod dito, naging bahagi siya ng iba't ibang teleserye at pelikula. Isa sa mga pinakatumatak na pelikula niya ay ang Got to Believe noong 2002, kung saan nakasama niya si Claudine Barreto. Ang tambalan ni Rico at Claudine ay isa sa mga pinakasikat at pinakatinatangkilat na love team ng kanilang panahon. Time, first time. Pwede na malaman kung anong gimmick natin dito ngayon? Vacation! Trip, Holy Week vacation. Noong March 29, 2002, ang Pilipinas ay nabigla sa balitang pumanaw na si Rico Yan. Siya ay natagpo ang walang buhay sa kanyang tinutuluyang hotel sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ayon sa mga ulat, si Rico ay inatake sa puso habang natutulog. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang mga fans, pamilya, at mga kasamahan sa industriya. Bago pa man siya pumanaw, si Rico ay kilala hindi lamang bilang isang mahusay na aktor kundi bilang isang mabuting tao na nagmamalasakit sa kanyang kapwa. Aktibo siya sa mga gawaing kawanggawa at marami siyang tinulungang mga proyekto para sa mga kabataan. Ang kanyang hindi makasariling mga gawain ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng marami. Sa kabila ng kanyang maagang pagpanaw, ang alaala ni Rico Yan ay nananatiling buhay sa puso ng kanyang mga tagahanga at mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga pelikula at teleserye ay patuloy na pinanunod at inaabangan, at ang kanyang kabutihan at dedikasyon sa trabaho ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao. Si Rico Yan ay isa sa mga halimbawa ng isang tunay na bituin hindi lamang sa harap ng kamera kundi pati na rin sa tunay na buhay. Ang kanyang buhay at legacy ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Ikaw ay nakaabot sa huling bahagi ng video na ito. Salamat kaibigan! Sana ay nagustuhan mo ang naging topic natin for today. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong content. Hanggang sa muli!